sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita! Department of Migrant Workers inihahanda na ang unang batch ng repatriation ng nasa 170 na mga Pilipinong nasa Lebanon. Hataw Balita! Israeli government, ibinalita na may 2 Pilipino umano ang kabilang sa mga hostages na hawak ngayon ng Hamas militant group. Hataw Balita! United States President Joe Biden, binigyang diin na maaaring magkaroon ng pakikialam ang Estados Unidos kung sakaling atakihin ng Beijing ang mga barko ng Pilipinas sa South China Sea. Hataw Balita! PNP Anti-Cybercrime Group Spokesperson Police Captain Michelle Sabino inalis na sa pwesto dahil sa kontrobersyal na vlog sa operasyon laban sa isang lending company sa Makati City. Hataw Balita! Mga lokal na pamahalaan sa Sorsogon naghahanda na sa posibleng pagtaas ng aktibidad ng Bulkang Bulusan. Hataw Balita! At Miss Philippines Nicole Borromeo itinanghal bilang third runner-up sa Miss International 2023. Hataw Balita! Una po sa mga humahataw na balita, inihahanda na ng pamahalaan ang unang batch ng repatriation ng nasa 170 na mga Pilipinong nasa Lebanon na nagpahayag ng kagustuhang makauwi na ng Pilipinas. Ayon po sa Department of Migrant Workers o ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Officer in Charge Under Secretary Hans Leo Kakdak, na daragdagan pa ang bilang ng mga Pilipino na nagpapatala at humihiling sa pamahalaan na makauwi na ng Pilipinas. Sa gitna ito ng lumalalang tensyon sa Southern Lebanon sa pagitan ng pwersa ng Israeli military at Hezbollah militants. Gayunman, wala pang detalye kung kailangan ng repatriation lalo na't may hamon sa pagbubuk ng flight. Pakinggan natin ang pahayag ni DMW Officer in Charge Under Secretary Hans Leo Kakdak. At sa Lebanon naman po, napipinto na rin ang first batch ng repatriation. Meron ng mga 170 na nagpatala. Like Israel, may kaunting hamon sa flight bookings. Kaya hindi po maibulto yung pagpapauwi. But rest assured, meron na hong napipintong first batch sa Lebanon. Umaasa naman ng chairperson ng House Committee on Overseas Workers Affairs na si Kabayan Party List Representative Ron Salo na madaragdagan pa ang bilang ng mga Pilipinong magpapalista sa repatriation program ng pamahalaan dahil sa krisis sa Middle East. Painggan naman natin ang pahayag ni House Committee on Overseas Workers Affairs Chairperson Representative Ron Salo. The ongoing conflict between Israel and Hamas amid the deterioration of the Department of Foreign Affairs of alert level in Lebanon, we are expecting more of our kababayans to be repatriated from these affected areas. Hataw Balita! Base sa datos ng Israeli government na may 2 Pilipino umano ang kabilang sa mga hostages na hawak ngayon ng Hamas militant group, sa inilabas na artikulo ng isang international news organization, nakasaad na mayroon 2 Pilipino ang kabilang sa mahigit 200 foreign national na bihag ng Hamas. Bukod sa 2 Pinoy, kasama rin umano sa mga hostages ang nasa 54 na Thai national, 15 Argentinian, 12 German, 1 American, gayon din ang 6 na Russian at French national. Kasama rin sa mga bihag ang 1 Chinese, 1 Sri Lankan at 2 na taga Tanzania. Sa ngayon ay wala pang kumpirmasyong inilalabas ang Department of Foreign Affairs ukol dito. Pero nauna nang sinabi ng ahensya na mahirap ma-verify ang mga ganitong mga report. Hataw Balita! Mariing ipinahayag ni United States President Joe Biden na maaaring magkaroon ng pakikialam ang Estados Unidos kung sakaling atakihin ng Beijing ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ipinahayag ni President Biden ang kanyang babala matapos ang insidente ng banggaan sa pagitan ng Chinese vessel at Philippine supply boat na Onaiza May 2 noong Linggo.
binigyang diin ng Pangulo ng United States na sa bisa ng umiiral na Mutual Defense Treaty, may karapatan ang dalawang bansa na suportahan ang isa't isa kung sakaling may ibang umatake sa kanilang teritoryo o mga barko. Pakinggan natin ang pahayag ni U.S. President Joe Biden. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement with the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft, vessels, or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Hot now, balita! Sa ibang balita, inalis na sa pwesto ni PNP Anti-Cybercrime Group spokesperson, Police Captain Michelle Sabino dahil sa kontrobersyal na vlog sa operasyon laban sa isang lending company sa Makati City. Sa isang text message ni PNP ACG Director, Police Brigadier General Sidney Hernia, ibinalita nito na naibipat si Captain Sabino sa ibang tungkulin sa larangan ng administrasyon. Nagpapatuloy pa rin anya ang kanilang paghahanap ng kapalit para sa posisyon ng tagapagsalita ng ACG. Nagkaroon ng mainit na pag-usisa hinggil kay Sabino matapos isama nito ang vlogger na si Rendon Labador sa isang operasyon sa Makati City at pahintulutan itong mag-livestream. Batay sa Memorandum Circular Number 2023-053 o Revised Media Relations Policy ng Philippine National Police na nilagdaan ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. noong September 11, 2023, hindi pinapayaga ng embedded media habang isinasagawa mga operasyon ng pulisya. Tanging sa pag-audit ng inventory sa mga operasyon laban sa droga lang pinapayagan ang presensya ng media ayon sa batas. Hataw Balita! Walang nakikitang dahilan ang Commission on Elections o COMELEC para isailalim sa COMELEC control ang lalawigan ng ABRA. Personal na binisita kamakalawa ng ilang COMELEC official ang lugar para alamin ang totoong pangyayari kung bakit umatras ang mahigit 200 kandidato doon. Ayon sa kanila, nakumpirma umano nila na wala namang banta sa buhay, kundi sa halip ay kinausap lamang sila ng mga matatanda. Samantala, nadagdagan ng 150 police personnel sa lalawigan para tumulong sa pagpapanatili ng seguridad. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Deputy Executive Director for Operations, Director Rafael Alanyo. Yung mga pag-withdraw nila, sinasabi forced withdrawal daw, pero ayon po sa aming pagpunta, karamihan po doon parang pinag-uusapan kasi. Ang nangyayari kasi doon, may mga kaugalian sila na pinapadaan sa mga elders ng mga kandidato at doon kinakausap nila na kung pwede, huwag nilang labanan at magkaayos na lang. Hataw Balita! Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa nangyaring umano'y bigayan ng pera o umano'y vote buying sa isang warehouse sa Navotas City, kamakalawa. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sasampahan nila ng kasong election offense ang umano'y mga malalaking politiko na nasa likod nito kapag may ebidensya. May lumitaw na mga pangalan sa ginawa nilang investigasyon sa insidente, ngunit tumanggi pa ang ahensya na ibigay ang pangalan ng mga ito dahil kailangan ng malalim na investigasyon. Babala ng komisyon, hindi anila sasantuhin kung sino man ang mga politiko ang mapatunayang gumawa ng paglabag sa alituntunin ng eleksyon. Painggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Wala akong kinukonfirm na kahit na ano sino mo ng personalidad, pero nakakalungkot ko may involve ay ang local officials na hindi naman po kandidato. Nasa custody pala yon at inquest daw ngayong alas 2 ng hapon. Election offense. Asya yung nandun sa mismong table. O, nasa custody at mamayang 2 o'clock inquest proceedings. Kinakailangan po muna namin matanggap formally yung kanila pong mga investigation report dito po sa Committee on Kontrabigay, at pagkatapos we'll be definitely revealing all these names kasi naman para din hindi pinapa Marisan. Hataw Balita! Mahigit 500 person deprived of liberty o PDL sa Region 2 ang inaasahang boboto sa darating na Lunes, October 30, para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE ang nasa
Batay sa datos ng Bureau of Jail Management and Penology, Region 2, mula sa 2000 na PDL na nakapiit sa 18 district jails sa 5 lalawigan sa rehiyon, nasa 504 sa mga ito ang rehistrado. Ilan sa mga PDL ay boboto mismo sa itinalagang polling precinct sa loob ng kanilang mga pasilidad, habang iba naman ay ilalabas at dadalhin mismo sa mga nakukoy na polling precinct sa kanilang barangay. Sa panuntunan kasi ng Commission on Elections sa COMELEC, kung hindi bababa sa 50 ang botanteng nakarehistro o nairehistro mismo sa kanilang mga pasilidad noon dahil na rin sa sila boboto. Tiniyak naman ng BJMP Region 2 ang kanilang kahandaan, lalo na sa pagtiyak sa seguridad ng mga ilalabas na PDL sa araw ng halalan. Hataw Balita! Maagang i-deploy sa mahigit 100 lugar sa Negros Oriental ang mga balota para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections sa Lunes. Layo ng hakbang na masiguro na makararating ang mga ito sa tamang oras sa kabila ng pagiging malayo ng mga island barangay at sa posibleng banta sa seguridad ng mga poll worker. Mula sa Negros Oriental, si Lalaine Moreno, humahataw live! Lalaine, kailan ba sisimula ng deployment nitong mga balota? Well, umaga June, ayon sa Commission Elections Negros Oriental, as early as sa bukas ng tanghali hanggang hapon, no, meron ng mga election paraphernalias at kasama na dyan ang balota June na i-deploy na ng mga electoral board, mga guro, dito sa mga malalayong lugar sa ilang bahagi ng Negros Oriental. Maagang i-deploy ng Commission Elections at COMELEC ang mga official ballot boxes sa election paraphernalia sa mahigit 100 lugar sa Negros Oriental. Ayon sa COMELEC, bukas, Sabado ng umaga, ay may aalis na ng mga guro kasama ng mga pulis, sundalo at Philippine Coast Guard sa mga island barangays upang ihatid ang mga election paraphernalia. Ihahatid ito sa lugar na halos 10 oras ang biyahe o sobrang layo na hindi na kayang marating ng eroplano kundi maglakad na lamang. Ilan din sa mga lugar na ito ang may banta ng ilang mga rebelding grupo o threat, kaya dapat maaga ang alis ng guro para matiyak na nasa loob na ng polling centers ang mga balota bago dumating ang araw ng barangay at sangguniang kabataan elections of BSKE sa Lunes. Mabibigyan din ito ng pagkakataon ng mga guro na makapagpahinga pa bago magsilbing Board of Election Inspectors o BEIs. Samantala, mas marami ng pulis at sundalo ang ipinakalat sa mga matataong lugar habang papalapit na ang botohan o 3 bago ang BSKE. Dinagdagan na rin ang bilang ng mga checkpoint na inilagay sa buong probinsya. Sa ngayon ay tahimik at payapa naman ang sitwasyon sa Negros Oriental, pero asahan na ng mga residente ang presensya ng mga pulis at sundalo, lalo na sa mga matataong lugar. Ipinakalat na sa iba't ibang parte ng lalawigan ang mahigit 3,000 security personnel na i-deploy para sa seguridad. Ayon kay Attorney Lionel Marco Castellano, Regional Director COMELEC 7, posibleng may maghasik ng karasan sa mga huling araw ng election period, kaya inatasan nito ang mga law enforcement na mas higpitan pa ang kanilang checkpoint at pagbabantay sa mga border control para walang may makapasok ng mga rebelde at private armed groups. Ayon kasi sa record ng Negros Oriental Police, 18 sa 29 na private armed groups sa probinsya ang na-neutralize na, pero may 11 suspected private armed groups pa na at large. May 5 border control na binabantayan ngayon ng Philippine National Police dyan sa bahagi ng Basay, Mabinay, Valle Hermoso, Canlaon City at Gihulgan City. Mapipigilan din ito ang checkpoint ang pagpasok ng mga illegal firearms at mga kainay-nalang tao. Ayon sa record ng Norpo, mahigit 1,000 loose firearms ang sinurrender na, nakarecover o narecover at nakumpiska, pero mayroon pang 4,000 loose firearms hindi pa sinuko mula noong nakaraang taon hanggang ngayon. Ang Negros Oriental June ay mayroong 557 barangays, 968,872 registered voters, habang 19,289 naman ang mga kandidato, kung saan 865 dito ang walang kalaban.
And muna ating balita mula rito sa Negros Oriental, balik sa June. Meron na bang itatalang election offense diyan sa Negros Oriental, Lalaine? June, tinanong natin yan no, nitong nakaraang araw sa Commission Election sa Region 7 or dito sa Special Task Force Negros Oriental. At mula ng election period hanggang kasalukuyan ay wala pa siyang naitatalang mga election offense June. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Hataw Balita! Kumpleto na ang pamamahagi o pamamahagi ng mga election paraphernalia sa 18 bayan sa probinsya ng Albay. Samantala, all set na rin ang isasagawang mall voting sa lungsod ng Legazpi. Si Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita! Nakumpleto na ng Commissioner Elections o COMELEC sa pakikipagtulungan ng Albay Provincial Treasurer's Office ang pamamahagi ng mga election paraphernalias sa 18 bayan sa probinsya ng Albay para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election sa Lunes. Ayon sa COMELEC, ang lahat ng balot, election returns, canvassing forms at indelible stain inks ay naipamahagi na sa mga Municipal Treasurer's Office ng 15 bayan at 3 syudad sa lalawigan. Binigyang diin din ang seguridad ng lahat ng election paraphernalias na nakalagay sa mga tanggapan ng bawat Treasurer's Office. Nakatakda ang verification ng mga paraphernalias ngayong Sabado at Linggo. Samantala, madaling araw naman ng Lunes, nakatakdang i-release ito sa mga clustered precincts. Samantala, handa na rin ang venue na pagdarausan ng mall voting sa lungsod ng Legazpi sa Albay. Pagsisilbihan dito ang mga kasama sa clustered precinct number 145, precinct number 162A at 164A at ang clustered precinct number 146, precinct number 163. Sa datos ng COMELEC Albay, mayroong 1.3 milyong rehistradong botante na nakatalang bumoto para sa isasagawang BSKE 2023. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita! Nag-inspeksyon kahapon sa Batangas Port ng Philippine Ports Authority upang tiyakin na nakahanda na ang pantalan sa inaasahang bulto ng mga biyahero ngayong nalalapit na ang long holiday. Si Ari Silvestre, humahataw! Hataw Balita! Batay sa isinagawang inspeksyon kahapon October 26 ng pamunuan ng Philippine Ports Authority, nakahanda na ang Batangas Port sa pagdagsa ng mga mananakay sa mga susunod na araw. Personal na ininspeksyon ni Attorney Jay Santiago, ang General Manager ng Philippine Ports Authority, ang nasabing pantalan sa Batangas. Maayos naman ang mga palikuran, passenger waiting area, at wala pang masyadong pila sa mga ticketing area. Pinatitiyak din ng PPA na magkakaroon ng 24/7 na help desk sa pantalan na maaaring mapuntahan ng ating mga kababayan na mayroong mga katanungan. Maglalagay din ng sapat na lugar para sa Philippine Coast Guard, Maritime Industry Authority at Bureau of Fire Protection para laging nakikita ang kanilang presensya kasabay ng pagdagsa ng mga pasahero. Tayo, handa na tayo, no? Meron na tayong procedures in place every time na meron tayong peak season activity, no? Alam na ng mga kasama natin yan, ng mga kawani natin yan, kung ano ang dapat gawin, pati ng mga terminal operators, kung ano yung mga dapat gawin, lalong-lalo na kung paano asikasuhin yung mga common problems, common challenges, tapos kung magkakaroon man ng mga stranded na pasahero, alam na nila yan. Nagpatupad na rin ang no-leave policy ang PPA mula ngayong araw hanggang sa November 3 para tiyakin na mayroong mga mag-aasikaso sa ating mga kababayan na daraan sa mga pantalan. May mga available hot and cold water at charging area station din sa pantalan. Sa ngayon, nasa 6,000 pa lamang ang mga pasahero na naitatala dito sa Batangas Port kada araw. Inaasahan naman na mula ngayon hanggang sa araw ng Linggo ay papalo sa 17 hanggang 20,000 na katao ang darating na pasahero kada araw. Ang Batangas Port ang pangalawa sa pinakamalaking pantalan sa bansa.
Pangalawa rin ito sa may malaking bilang ng pasahero na naitala noong nakarang taon sa ganito ring petsa. Mula October 27 hanggang November 3, 2022, umabot sa 80,766 na pasahero ang dumadaan sa Batangas Port. Sinunda naman ito ng Panay Guimaras Port sa Iloilo na may 139,113 na may pinakamaraming na italang pasahero. Samantala, maaga naman na bumiyahe ang pasaherong si Maria Loris Morong na umalis ng maaga upang hindi makipagsabayan sa mga dadagsang mga pasahero sa mga susunod na araw. Kasi gusto kong makaiwas sa dagsa ng tao. Then the same time, gusto ko yung biyahe ko maging ma-enjoy ko nang hindi pumipila doon. Paalala ng Philippine Port Authority o PPA Batangas sa mga pasahero na papasok dito sa loob ng terminal ay huwag nang magdala ng matutulis na bagay upang hindi maantala sa kanilang paglalakbay. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas Port, Ari Silvestre, Humahataw! Hataw Balita! Nagsimula na ang malasakit help desk ng Philippine Coast Guard sa siyam na pangunahing pantalaan sa tatlong isla ng Masbate para sa seguridad ng mga pasaherong uuwi para sa isasagawang barangay at sangguniang kabataan elections at long holiday. Mula sa Masbate City, si Jerry Galicia, Humahataw Live! Jerry, ano na ba ang sitwasyon dyan sa mga pantalaan sa Masbate at gaano ba karami ang inaasahan na maghisiuwian at dadalaw diyan sa probinsya? Yes, June, nagsimula na ng magdating ng mga kabayan nating Masbateño dito sa tatlong isla ng Masbate para nga bumoto sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE maging sa paparating na long holiday dito sa isla. Sa talang Philippine Coast Guard o PCG Masbate, umabot na sa mahigit 4,000 pasahero ang umalis at dumating nitong Miyerkules. 38 sasakyang pandagat ang bumiyahe sa makarating lalawigan ng Masbate gaya ng Piyodoran Port sa Albay, Pilar Port sa Sosogon, maging sa Lucena at sa Cebu. Nagumpisa na rin maglagay ng malasakit health test ang PCG sa siyam na pangunahing pantalan sa isla. Sa pamagitan nito, magbibigay gabay anumang impormasyon at assistance o tulong ang PCG sa mga pasahero sa mga pantalan na mga kailangan. Inaasahang mas mahigpit na seguridad ang ipatutupad ng PCG at mararanasan ng mga biyahero sa mga pantalan. Nag-dispatch na rin na ang PCG na tatlong team gamit ang tatlong floating assets na magsasagawa ng maritime patrol sa mga karatig isla, Nantikaw at Burias. 2-3 araw ang schedule na gagawing maritime patrol ng PCG na magpapatuloy sa long holiday. Higpit din ang gagawing rutinary inspection sa mga papalis at sasakyang pandagat upang matiyak ang seaworthiness upang maiwasan ang anumang disgrasya sa karagatan. Makatutulong naman ang PPA Security Guard na mag-inspeksyon sa mga bagay at mga individual na papasok sa mga passenger terminal. Yan ang balita mula dito sa Masbate. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Jerry Galicia. Hataw Balita! Matapos ilagay ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa Alert Level 1 ang Bulkang Bulusan sa Sorsogon, naghahanda na ang ilang lokal na pamahalaan sa probinsya sa posibleng pagtaas pa ng aktibidad nito. Si Brian Baldarahe, Humahataw! Hataw Balita! Nagkakaroon na ng cluster meeting ang mga Disaster Coordinating Council sa probinsya ng Sorsogon upang paghandaan ang posibleng paglala ng sitwasyon sa paligid ng Bulkan Bulusan dahil sa pagtaas ng alert level status nito. Napag-usapan dito ang pagtukoy at paghahanda sa mga evacuation center na pagdadalhan ng mga residenteng agad na maapektuhan sakaling magkaroon ng mga ashfall event. Ilan sa mga tinukoy na lugar na posibleng agad na maapektuhan ay ang mga barangay ng Mapaso at Patag sa Irusin at Barangay San Roque sa Bulusan. Dahil dito, nag-ikot na ilang mga kawani ng Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO ng mga bayan ng Bulusan, Cuban at Irusin upang tignan ang sitwasyon ng mga residenteng nakatira malapit sa 4-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Ayon naman sa pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon,
Nakahanda ang mga asset nito upang umalalay sa mga local government unit sakaling kailanganin na ng pagpapalikas ng mga tao. Nakahanda rin anya ang iba't ibang resources ng provincial government gaya ng mga food packs para sa agarang pagbibigay ng ayuda. Kaugnay nito, mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone at 6-kilometer extended permanent danger zone ng Bulkan. Kahapon October 26, sa pinakahuling ulat na inilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nakapagtala ng 15 volcanic earthquakes ang Bulkan sa loob ng 24 na oras. Umabot na rin ng 241 na tonelada ang inilabas na sulfur dioxide ng Bulkan simula October 19. Naglabas din ang katamtamang pagsingaw ang bulusan na pinadpad sa kanlurang hilagang bahagi nito, habang patuloy pa rin na kinakitaan ng pamamaga ang dalisdis ng Bulkan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe, humahataw! Hataw Balita! Inihayag ng Malacañang na hindi magiging holiday ang darating na araw ng Biyernes, November 3. Nilinaw ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ang kumakalat na balita tungkol sa non-working holiday sa nasabing petsa ay isang uri ng fake news. Nauna na ang inanunsyo ng Presidential Communications Office na walang plano ang pamahalaan na deklara ang October 31 na non-working holiday. At ito'y nangangahulugan na may pasok pa rin sa mga araw na ito sa October 31 at November 3. Hataw Balita! Itinanghal bilang third runner-up sa Miss International 2023 si Miss Philippines Nicole Borromeo. Sa idinaos na koronasyon kagabi, October 26, suot ni Nicole ang national costume na inspirasyon ay ang sea urchin at isang kumikinang na damit para sa evening gown. Nagawang makapasok ng ating kandidata sa Final 15 ng 61st Miss International, saka naabot ang top 7 spot. Huling nag-uwi ng corona ang Pilipinas bilang Miss International noong 2016 nang manalo si Miss International Philippines Kylie Versosa. Samantala, kinilala ni si Miss Bolivia bilang fourth runner-up, habang ang mga kinatawan ng Peru at Colombia ay naging second first runners-up. Ayon sa pagkakasunod, si Andrea Rubio ng Venezuela ang itinanghal bilang Miss International 2023. Dakong alas 10 ng umaga kahapon nang sumiklab ang sunog sa isang tourist bus sa barangay Iruhin Central, Tagaytay City, Cavite. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, lula nito ang mga estudyante mula sa isang akademya sa Santa Maria, Bulacan na mag-field trip sa Tagaytay City. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, paakyat ang naturang bus sa matarik na bahagi ng kalsada nang makita ito ng usok na nagmumula sa likurang bahagi ng bus. Ngunit nang huminto ito, dito na sumiklab ang apoy. Ligtas naman ang lahat ng pasahero ng nasunog na bus. Binigyan din ng libreng pagkain ng lokal na pamahalaan ng mga ito bago pauwiin. Hataw Balita! Naka-heightened alert na ang Cebu Port Authority sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero na uuwi sa kani-kanilang probinsya at lungsod para sa barangay at sangguniang kabataan elections at long holiday. Mula sa Cebu City, si Edmund Hisola, Umahataw Live! Edmond, magandang umaga. Yes, June, maayong buntag. Simula ngayong umaga nga ay kikita natin dumadagsa na ang mga pasahero dito sa Cebu Port Authority, Cebu Port. Sinabi ng Cebu City Port Authority o CPA na nakahanda na sila sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero dahil mas maraming manlalakbay ang uuwi sa kanita nilang probinsya para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Kaya naman, ipatutupad nila ang off the day ayos simula October 27 hanggang November 5. Naka-heightened alert status na ang lahat ng mga daungan sa Cebu
sa loob ng 10 araw. Layo nitong matiyak ang kaligtasan at seguridad ng lahat ng mga pasahero na magbabiyahe patungo sa kanilang mga probinsya o lungsod. Simula ngayong araw, October 27, ay magtatalaga ang CPA ng karagdagang mga tauhan ng seguridad sa daungan sa Cebu upang matiyak ang isang secure maaasahan, maginhawa at walang patipang operasyon sa pantalan. Inaasahan sa Oplan Ayos na lalampas sa 500,000 ang dami ng mga pasaherong daragsa na maaaring sa average noong nakaraang taon, 1,000 pasahero araw-araw. Nagpalaala naman si General Manager Francisco Comendador sa publiko na i-book ng maaga ang kanilang mga tiket para maiwasan ang mataas na pila sa labas ng port area. Ang mga pasahero lamang na may tiket sa barko at valid ID ang papayagang makapasok sa daungan ng hindi bababa sa 2 oras mula sa nakatakdang 2 oras ng pag-alis. Mahigpit na ipatutupad ng CPA ng no ID at no entry policy ang malasakit health desk at mga first aid station na inalatag din sa terminal upang tumulong sa iba't ibang alalahanin ng mga pasahero. Ang lahat ng mga tauhan ng Port Management Office ay inatasan na tiyakin na ang lahat ng mga boat o counter na naglilingkod sa mga pasahero ay maayos na pinamamahalaan sa oras ng pagpapatakbo. Magsasagawa rin ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 7 ng random inspection at canine sweeping bilang bahagi ng pinaigting na kampanya para hadlangan ang mga drug carrier na dumaan sa mga daungan. Magpapakalat din ang Philippine Coast Guard PCG ng bomb sweeping dog sa mga port area at passenger terminal buildings. At yan muna ang ating update dito mula sa Cebu City, June. Maraming salamat, Edmund Hisola. Hataw Balita. Ipinagkaloob na sa ilang municipal police stations sa Camarines Norte ang mga bagong logistical equipment ng pulisya. Kamakalawa, si Brian Baldarrahe. Humahataw! Hataw Balita! Upang mas lalong mapalakas pa at mapaigi ang serbisyo ng mga pulis sa probinsya, tumanggap ng mga bagong logistical equipment ang Camarines Norte Police Provincial Office kahapon October 25. Kabilang dito ang 5 bagong service vehicle na ipinagkaloob sa mga municipal police station sa probinsya. Tumanggap ng mga bagong police mobiles ang mga municipal police station ng Jose Panganiban, Daet, San Vicente, Santa Elena at Kapalonga. Personal din tinanggap ni Camarines Norte Police Provincial Office Director Joselito Villarosa Jr. ang mga bagong armas mula sa national government. Personal naman dinaluhan ng mga alkalde at mga opisyal ng probinsya ang naturang turnover ceremony. Ayon naman sa PNP Region 5, posibleng dumating pa sa mga susunod na araw ang mga bagong logistical equipment galing sa pamahalaan. Nagkakaroon lamang anya ito ng delay dahil sa ipinatutupad na procurement process. Hindi basta-basta ito. May mga bidding na gagawin dahil it will involve government funds. So with that, it took time. We are expecting the 2024 budget to be approved. For sure, by 2024, mayroon na namang kasunod yan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarrahe, humahataw! Hataw Balita! Inaasahang makikinabang ang mga mabibigat na sasakyang dumadaan sa Cabo Bridge na naguugnay sa Cabanatuan at Palayan City sa Nueva Ecija dahil sa itinatayong parallel bridge na katabi ng lumang tulay. Sa oras na matapos ang infrastruktura sa unang quarter ng taong 2025, hindi na kailangan pang umikot ng mga mabibigat na sasakyan sa malalayong alternatibong ruta. Si Danny Munar, humahataw! Hataw Balita! Puspusan na ang pagtatayo ng parallel bridge kahanay ng lumang Cabo Bridge sa kahabaan ng Nueva Ecija Aurora Road sa Cabanatuan City. Ang 50.7 meters na infrastruktura ay may initial na alokasyon na 92.6 million pesos sa 2023 national budget. Ayon kay Department of Public Works and Highways o DPWH Nueva Ecija 2nd District Engineer Elpidio Trinidad, ang unang yugto ng proyekto ay nasa 70% kompleto na netong buwan ng Oktubre. Kinabibilangan ito ng pagtatayo ng mga konkretong suporta at paglalagay ng mga bakal upang magbigay ng kinakailangang pampalakas para sa concrete slab ng tulay. Dagdag pa ng kagawaran, ang Cabo Bridge ay nagtataglay ng kahalagahan sa kasaysayan. Isang palatandaan-anya ito na naguugnay sa The Great Trade na isang misyon na naglalayong palayain ang mga Amerikano at Pilipinong bilanggo sa panahon ng digmaan mula sa kampo ng Hapon sa Cabanatuan.
hindi na maaring gibayin ito at palitan kundi gagamitin na lamang ang lumang tulay para sa mga light vehicles, samantalang ang itinatayong katabing parallel bridge ay para sa mga mabibigat na sasakyan. Sa oras na matapos ang proyekto, sa unang quarter ng taong 2025, may potensyal na mabawasan ang parehong oras at mga gastos na nag-uugnay sa paglalakbay sa pagitan ng mga bayan na magtataguyod ng mga aktibidad sa ekonomiya at turismo sa lalawigan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Munar, Humahataw! Hataw Balita! Dumating na sa bayan ng Huban ang apat na bagong circulating dryer na magagamit ng mga magsasaka upang lumakas ang sektor ng agrikultura sa lalawigan ng Sorsogon. Si Ryan Salatandol, Humahataw! Hataw Balita! Dumating na ang pinakahihintay ng mga magsasaka na apat na bagong circulating dryer sa isang warehouse ng lokal na pamahalaan sa Barangay Cugon sa bayan ng Huban, Sorsogon. Ang mga nasabing dryer ay mga mekanikal na aparato na nag-aalis ng tubig mula sa basang butil ng palay sa pamamagitan ng mainit na hangin. Sa pagbili ng circulating dryers, layo ng lokal na pamahalaan na mapalakas ang programang Bakal Paray Tindabugas, kung saan bibilhin ng local government unit ng Sorsogon ang aning palay ng mga magsasaka sa halagang 23 pesos kada kilo na inaasahang magpapalakas sa lokal na agrikultura at kabuhayan sa lalawigan. Nais sa katuparan ng Sorsogon LGU ang pagkakaroon ng nasabing mga makina sa tulong ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMEC para suportahan ang programang pang-agrikultura ng buong lalawigan ng Sorsogon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, Humahataw! Hataw Balita! Binigyang pagkilala ng lokal na pamahalaan ng Bataan ang mga natatanging mamumuhunan at kooperatiba sa probinsya sa isinagawang Galing Bataan Awards 2023. Mula sa Bataan, si Melanio Aquino, Humahataw Live! Magandang umaga, Melanio! Yes, June, magandang umaga. Binigyang parangal ang mga natatanging kooperatiba at mamumuhunan o micro, small and medium entrepreneurs sa probinsya ng Bataan. Sa bisa ng Sanggunian Panlalawigan Ordinance No. 2, Series of 2016, o ang Ordinance Institutionalizing the Galing Bataan Awards in the Province of Bataan. May temang pioneering the path to recovery amid the modern challenges brought by a climate change and food security ang nasabing okasyon. Layo nito na kilalanin ang napakahalagang kontribusyon ng mga mamumuhunan sa lalawigan upang makamit ang ninanais ng provincial government na maibaba ang poverty incident sa Bataan. So today, we shall render honor where it is due. The tireless efforts of our cooperatives and MSMEs to deliver excellent public service towards a better quality of life for all. Kaakibat ng mga parangal na ito ay ang ating pagkilala at pasasalamat sa inyong pakikisa sa ating mga matatayog na hangarin. Ito ang 7th taon ng Galing Bataan Awards na siyang kumikilala sa ambag ng mga natatanging economic players sa buong lalawigan. Tumanggap ng pagkilala ang mga kooperatiba mula sa 11 munisipalidad at nag-iisang syudad sa probinsya. Nagpasalamat naman si Cooperative Development Authority Region 3 Regional Director Marietta Huang sa award-giving body ng Galing Bataan. Salamat sa inyong lahat dahil binigyan nyo ng pagkilala ang mga kooperatibang may magagandang performance. Kasi ito yung motivation na tinatawag. Pag nare-recognize tayo, nabibigyan tayo ng pansin, mas sinisipag po tayo. Yes, June, at dahil nga dyan ay itinanghal na most business-friendly province ang probinsya ng Bataan na ipinigay ng Philippine Chambers of Commerce. At yan muna ang latest na balita mula dito sa Malanga City, Bataan. Balik sa inyo. Congratulations! Salamat, Melanio Aquino!
Alamin po natin ang magiging ilagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw po ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, PAGASA. Patuloy pa rin ang epekto ng amihan o northeast monsoon sa malaking bahagi ng Luzon. Yung pong trough ng low pressure area ay patuloy pa rin nakaapekto sa bahagi ng Mindanao. Pero itong trough ng low pressure area ay inaasahan po natin na magbibigay ito ng mga isolated na mga pag-ulan. Yung pong low pressure area, inyong makikita sa ating satellite, nasa labas pa rin po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan, mababa ang tsansan na pumasok sa ating fog. Ngayong araw, wala po tayong gale warning, kaya safe naman pong pumalaot ng ating mga kabayan sa buong kapuluan. Konting pag-ingat lang po dahil sa mga thunderstorm kadalasan sa hapon o gabi. Ang araw sisikat maya pong 5:15 ng umaga. Ang araw lubog sa ganapong 5:30 ng hapon. At napanood po natin yung update mula sa PAGASA. Tandaan po natin na sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita! Kilala po ang Pampanga bilang culinary capital of the Philippines dahil sa masarap, manyaman at kilala nitong mga lutuin. Kaya naman para maingatan ang Kapampangan dishes, kabilang na ito ngayon sa curriculum ng mga paaralan sa ilalim ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Si Leslie Widom, humahataw! Hataw Balita! Kapag sinabing Pampanga, ang nasa isip agad ng mga Pinoy ay masasarap na mga pagkain. Kaya tinagurian nitong Culinary Capital of the Philippines. Isa na rito ang sikat na sisig na ginawa na ng iba't ibang version ng mga nagluluto nito. Kaya naman nagsasagawa ang TESDA Pampanga ng Training of Trainers on Kapampangan Heirloom Cuisine sa mga technical vocational institutions, partikular sa mga guro at chef, upang huwag makalimutan ng mga Kapampangan, lalo na ng mga kabataan, ang mahalagang kultura ng lalawigan. Kasi itong mga invited chef natin ngayon, tuturuan yung mga invited natin na mga participants, na mga trainers, na mga culinary schools under TESDA, para ito naman ay maituro sa kanilang mga estudyante para mapatili natin yung mga recipes ng mga Kapampangan. Kailangan lahat ng mga trainer natin sa mga TBIs na nag-o-offer ng culinary na mag-attend dito para matutunan yung mga skills ng mga invited chefs natin. Naglabas ng memorandum ang TESDA Pampanga para sa mga TVIs na may cookery o culinary program na isama ang mga Kapampangan recipe sa mga modules of instructions. Hindi na nila alam ano yung authentic Kapampangan cuisine, which is more important lalo na po dito sa region natin, considered na culinary capital of the Philippines. And at the same time, authentic Kapampangan, para yun yung reason ba't nakilala yung Pampanga. So dapat hindi po mawala yung mga ano talaga, and even we have fusion, ano talaga ang Kapampangan cuisine. Si Chef Jocelyn Dison, na program coordinator at 10 taon nang nagtuturo sa mga HRM student, ay nagpapasalamat sa mga natutunan nito kung paano talaga lutuin ang mga original recipe ng Pampanga. Sobra kahalaga po, first and foremost, yung mga estudyante natin na natututunan yung mga yan. Madadagdagan palalo yung kaalaman na maituturo ko sa aking mga estudyante when it comes in Kapampangan recipe. Last time, the first TOT that we had, ina-apply ko na ngayon sa teaching yung pagluluto ng mga Kapampangan delicacies. Aabot sa 19 na technical vocational institutions at 22 mga trainer ang naimbitahan upang makilahok dito. Isa si Aching Lilian Borromeo, na founder ng Kusinero't Kusinera ning Kapampangan at kilala na nagluluto ng mga authentic Kapampangan dishes sa naimbitahan upang magturo sa mga trainers. Nakilala tayo marunong magluto, para hangga-hangga, nandyan pa rin. Kung hindi ka magbigay ng example sa mga bata, anong gagawin nila? Nakutuwang-tuwa ako.
Kasi yan ang talagang panaginip ko na mangyari yung ganyang bagay. Oo, na matagal ko nang inihintay. Kaya nga nung sinabi nila sa akin na magde-demo ko, walang second na ano, sige, sabi ko gusto ko. Pagkatapos na maituro ng mga chef ang paraan ng pagluluto, mga trainer naman ang susubok upang iluto at malaman kung nakuha ba nila ang tamang paraan ng pagpe-prepare at authentic na lasa rito. Umaasa naman ang Testa Pampanga na sa pamamagitan ng training of trainers na ito ay mapananatili ang kultura ng Kapampangan, lalo na ang heirloom cuisine. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Leslie Widem, Humahataw! Hataw Balita! Naging tampok muli ang pagasayaw ng traditional dance na pantomima sa pagdiriwang ng 78th founding anniversary ng Lalawigan ng Catanduanes. Si Lea Tanyon, Humahataw! Hataw Balita! Muling naging parte ng selebrasyon ng 78th founding anniversary ng Catanduanes ang pagsayaw ng pantomima o padayaw sa tinampo. Nilahukan ito ng mga representante mula sa mga bayan ng San Andres, Higmoto, San Miguel, Panganiban, Pandan, Virac, Bagamanok, Bato at ang bayan ng Beras. Tinanghal na Best Moving Choreography at Second Runner-up ang bayan ng Higmoto, habang first runner-up naman ang bayan ng San Andres. Nasungkit naman ang bayan ng Virac ang kampiyonato sa ginawang patimbalak. Taon-taon ay bahagi na ng ginagawang pagunita ng pagkakatatag ng Lalawigan ang padadyaw sa tinampo o pagsayaw ng pantomima sa kalsada. Nagsimula ito noong pang 1995 na hanggang ngayon ay nananatili sa kultura ng mga Catanduanon. Ang pantomima ay isang awitin na naglalaman ng kwento ng pag-ibig ng Magsing-Irog. Komposisyon ito na magkapatid Macario at Tantulin Arcilla mula sa Gugun Virac Catanduanes. Dekada 60 na maging bantog ang original na padadyaw o pantomima. Sa pamamagitan ni na Professor Efren T. Sora at Professora Estrella Placides na ngayon ay bantog na bahagi na ng kultura ng mga Bicolano. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Catanduanes, Lea Tanyon, Humahataw! Hataw Balita! Uy, 5:55 na po pala na umaga. Napakabilis po ng oras. Salamat po sa pagsama niyo sa amin dito sa Hataw Balita Pilipinas. Mga nasa YouTube dyan. Happy birthday, ha? May birthday ito. Si Rome Travalio! Woohoo! Happy birthday, Rome! At siyempre, pinabati ko rin po ang aking may bahay sa kanyang 23rd Sabbath anniversary. Meron kanina akong nabasa rito nagpapabati ng 5th. Ito si Brother Eduardo Del Mundo. Shoutout po. Sabi niya, it's my 5th Sabbath anniversary. Mula po siya sa New York, USA ba? Atin naman po mga Facebook viewers, sila Roland Mayo Sr. Shoutout po sa inyo. Good morning, good morning. Si Liza Opi, si Alpha Tavas, si Rudy Gomez Lopez. Sa mga nanonood naman po sa YouTube, si Emma Chikuhara, si Elena Young, si Normita Celestial, at si Christopher Pellino. At siyempre, yung aking paborito, teka lang muna, baka makakalimutan ko po ito, si Jessril Daniel Cotillon Tabian, ang poging-poging anak ni Ronald Tabian na buti na lang ay hindi nagmana sa kanya. Yan, at siyempre po sa mga viewers natin sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, maraming salamat po sa Diyos sa inyong pangtutok palagi. Shoutout din po sa ating mga tagapakinig sa Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At patuloy nyo rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity. Tuwing Lunes po yan hanggang Biyernes, alas 9:30 po ng gabi. Ito ay naka-stream ng live sa lahat po ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa mga kasangbahay pong mayroong balitang hindi ninyo napanood dito po, kaya po at nais po ninyong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like po at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel.
Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV pati na rin po ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Juan 4:34, sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa." At yan po ang mga humahataw na balita ngayong araw po ng Biyernes, 27 sa buwan ng Oktubre 2023. Ang alan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350. Ang ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa alan din po ni Amigo Sherwin Kulbong. Ako po si Jun Suryao at dito po sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.